Welcome back, Kaalam. Ngayon, pag-usapan natin ang kwento ni Hiroo Onoda, ang pinakahuling sumukong hapon noong ikalawang digmaan. Bakit kaya pagkatapos ng World War II ay hindi pa rin siya sumuko? Ano kaya ang ginawa ni Pangulong Marcos noong nagpa siyang sumuko si Onoda sa gobyerno ng Pilipinas? Ipinanganak si Onoda noong March 19, 1992 sa isang lugar kung tawagin ay Kemikawa Village sa bansang Japan. Si Onoda ay sinanay bilang intelligence officer noong December 26, 1944. Dalawang taon pagkatapos pumutok ang ikalawang digmaan ay pinadala siya sa isang isla sa Pilipinas na may pangalang Lufang. Tangan-tangan niya ang kautosang depensa ng lugar ang sino mang hindi Hapon ang magtangkang okupahan ito o sirain ang mga paliparan at pasabugin ang lahat ng malapit sa pier sa lugar. At ang isa pang bilin sa kanya ng kanyang superior ay sa kahit anong dahilan, sa kahit anong pagkakataon ay huwag na huwag siyang susuko sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Huwag ding magpapakamatay at lumaban hanggang kamatayan. Lumipas ang ilang mga buwan, ang kanilang barkong pandigma ay dumating sa isla. Dali-dali siyang sumama sa mga Hapon na unang naipadala sa lugar. Pero ang problema, ang mga naunang sundalong Hapon ay mas mataas na ranggo kaysa sa kanya. Kaya't ang mga ito ay hindi sinunod ang kanyang mga utos na pasabugin niya ang pier at sirain ang lahat ng paliparan. Ito rin ang dahilan kung bakit mas madali ang pagpapadala ng reinforcements ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo sa isla. At dahil sa dami at bilis ng pagdami ng hukbong sandatahang Pilipino at Amerikano, ay halos lahat ng Hapon sa lugar ay kung hindi sumuko ay napatay sa gitna ng bakbakan at dumating sa punto na apat na lamang silang natira. Sila ngayon ang nagdesisyong magtago at magpunta sa gitna ng kagubatan. Apat silang nasa gubat, si Private Iwinji Akatsu, Corporal Yoshi Shimada at Private First Class Kenshit G. Josuka. Habang nasa gubat ay nagpatuloy sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, nagbuo pa sila ng bahay-bahay, nagnanakaw pa sila ng mga lokal na hayop sa mamamayan ng isla. Nagsilbing tahanin nila ang gubat sa loob ng mga ilang buwan. Kasama ang isa't isa, ginamit nila ang lahat ng napag-aralan nila sa kanilang training. Sa puno sila kumukuha ng makakain at minsan nangangaso sa kagubatan. Lumipas ang ilang buwan habang sila ay nasa kagubatan ay nakakita sila ng flyers na nagsasabi ang digmaan ay tapos na. Ilang araw pa ay lumipas ay may nakita naman silang isang papel at ito rin ay nagsasabi na tapos na ang digmaan. Bumaba na kayo sa kagubatan at ang lahat ng ito ay nakasulat sa lingwahe ng Hapon. Pero si Onoda at kasamahan niya ay hindi naniniwala. Iniisip nila na ang sulat na iyon ay kasinungalingan at ginagamit lamang upang lumantad sila at pasukuin. Nagtataka siguro kayo kung bakit may nakakarating na flyer sa kagubatan. Well, ang flyers na ito ay binabagsak gamit ang eroplano para bigyan ng orders ang sino mang Hapon na naiwan sa isla. Ang mga flyers ay inimprenta kasamang pangalan ni General Yamashita. Silang apat ngayon ay nagtipon-tipon at tiningnang maigi ang sulat at dito sinabi nila na ito ay peke at hindi totoo. Dumaan ang ilang taon at isa sa ating apat na bida na si Uwinji Akatsu ay umalis sa grupo. Ilang buwan niyang nilakbay ang kagubatan hanggang matuklasan siya ng mga sundalong Pilipino. Taong 1952, nagpadal ulit ang Hapon ng mga iba't ibang litrato ng mga pamilya at sinasabing lahat ng naiwang Hapon ay lumabas na. Natagpuan ito ni Onoda pero ang tatlo nating bida ay hindi pa din naniwala at sinabing ito ay panlilin lang lamang. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kalaunan ang isa nilang kasama ng pangalan ay Shimada ay nabaril sa paa dahil sinubukan nilang okupahin ang isang bahay ng mangingisda. Agad naman itong ginamot ni Hiroo Onoda hanggang siya ay makalakad muli. Isang taon ang lumipas, may naengkwentro silang mga sundalong Pilipino at doon lalo pa silang naniwala na ang digmaan ay patuloy pa rin. Pero ang totoo ay meron lang nagaganap na search and retrieval na ginagawa ng mga sundalo tungkol sa ilang lalaki na nawawala sa lugar. Nakikipagpalitan sila ng mga putok sa mga sundalong Pilipino at dito nabaril si Shimada at agad naman itong ikinamatay. At lumipas pa ang ilan pang mga taon
ang dalawa ay patuloy pa din sa pagsakop sa ilang mga kabahayan sa lugar. Nag-report umano ang mga tao ngayon tungkol sa dalawang taong nanggugulo. Nagsusunog ang dalawa ng bahay at walang habas na nagnanakaw. Dumating ang mga pulis doon at si Kazuka ay nabaril ng mga pulis. Tumakbo si Onoda pero ngayon mag-isa na lang siya sa kagubatan. Hindi pa rin siya nagpatigil at tumuli pa din sa kanyang misyon. Inakala ng mga hapon na patay na si Onoda dahil halos 3 dekada na siyang hindi nakikita. Pero matatandaan natin na may isa sa kanilang sumuko at nagsabi sa hapon na sila ay nagtatago sa kagubatan ng lupang. Gumawa ng hakbang ang mga taga-Japan at may isang hapon na naatasan na hanapin si Onoda. At ito nga, si Norio Suzuki, sinabihan siyang hanapin si Lieutenant Onoda, isang panda at malaking unggoy na may itsurang tao. Umayon ang tadhana kay Suzuki at maswerte naman niyang nahanap si Onoda. 4 na araw lang ang nakalipas pagdating niya sa nasabing isla. Ang dalawa ay nagkausap at naging magkaibigan sa loob ng maiksing panahon. Sinabi ni Suzuki na tapos na ang digmaan at ako ay naatasan na hanapin ka at kunin ka dito sa lupang. Pero si Onoda ay hindi pa din pumayag na sumuko at sinabi niyang hindi ako lalabas at susuko hanggang walang utos sa akin ang aking superior. Ang superior niyang si Major Yoshumi Taniguchi. Tandaan ang utos sa kanya ay huwag na huwag susuko. Huwag magpapakamatay at lumaban hanggang kamatayan. Bumalik ngayon si Suzuki sa Japan at doon pinakita niya sa publiko ang litrato niya kasama si Onoda. Ipinahanap naman ang kanya noong superior at dito nakita nilang siya ay nagtitinda na lamang ng libro. Ipinadala ang kanyang superiors na si Yoshimi sa Pilipinas upang personal na ipaalam kay Onoda na tapos na nga ang digmaang pandaigdig at doon lang sa punto na yon siya sumuko. Ibinalik niya ang kanyang rifle, mga bala at daladalang mga granada. At kahit ilang mga tao ang napatay niya, si Pangulong Marcos ay binigyan siya ng presidential pardon. Ibig sabihin ay pinapatawad na siya at hindi na dapat makulong. At ito lahat ay dahil sa buong pag-akala niya na nasa gitna pa rin siya ng sigalot ng magkabilang bansa. Naging matunog ang pangalan ni Onoda sa Japan at ang iba ay kinokonsidera siya bilang bayani. Nagkaroon siya upang ibahagi ang kanyang kwento at sumulat ng librong No Surrender, My 30-Year War. Binigyan ng gobyerno ng Japan si Onoda ng napakalaking halaga ng pera bilang back fee sa kanyang serbisyo. Pero hindi niya ito tinanggap. Nagpumilit ang gobyerno na tanggapin niya ito. Pero ang lahat ng ito ay idinonate niya sa Yeso Kenish Shrine. Si Onoda ay na-report na hindi sanay sa atensyon na nakukuha niya sa kanyang bansa. At halos 30 years nang nakalipas, hindi niya nagustuhan na papunta na sa modernong panahon ang bansang Japan. At nagdesisyon siyang lumisan at manira ng tahimik sa Brazil. At kalaunay nahanap ang kanyang kabiyak at ikinasal. Taong 1996, nang mapagdesisyonan niyang bumalik sa lugar ng lupang upang personal na humingi ng tawad sa mga taong naperwisyo noong siya ay namalagi doon. Nagbigay siya ng halagang $10,000 sa isang lokal na eskwelahan gamit ang bigay sa kanya ng gobyerno ng Japan. At lumipas pa ang maraming pang taon, namuhay ng payapa si Onoda kasama ang kanyang mag-anak. Pero taong 2014 sa edad 91 years old, siya ay pumanaw dahil sa sakit sa puso. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic sa araw na ito? Gagayahin mo din ba ang ginawa ni Onoda? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.